Ano yan? Hindi ko din nga-gets eh. Something ATP, ATP. Hindi ko maintindihan din yan. Grabe. Ito to. Bakit may H ions? Wala na. Wala na? Wala na. Wala na. Bagsak na itong worksheet na ito. Wala na. Uy, Carlos! Buti naman, nandito ka na! Yeah, yeah, yeah. I'm here. So, parang ganito lang yan, oh. Ito yung ATP sentence. Yan yung gumagawa ng ATP. Ito yung H ions. It makes the ATP too. Alright? Alright! Trending. Hey, Carlos. Sure. Got my car. Sir Carlos, are you ready for your report? Siyempre, sir. Opa. 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 Ganito na nga siguro ang modernong nerd ngayon. Matalino. Guwapo. At kahit ano, kayang-kayang gawin. Siyempre, sir. Siya pa. Ang pagiging nerd ay someone who knows a lot of things, not trivial. For me, a nerd, someone who studies a lot. It's not necessarily academics. Something he is interested in. Physically, naka-classes. Yung typical, naka-classes, braces. Yun. Nerd for me is an unattractive person. Maybe unstylish also. Someone who's really passionate about something that they like. Life revolves around studying. Wala lang siya. Sobrang loser niya. Yung salitang nerd kasi parang nagkaroon na siya ng negatibong ibig sabihin. Ibig sabihin ito yung stereotype natin ay ito yung mga sobrang matalino, sobrang mahilig mag-aral, walang panahon sa pagkaibigan, walang social life, and usually may associations pa na awkward ang taong ito, hindi marunong manamit. So parang may mga physical na katangian, may mga ugali na parang kakabit dun sa kanyang pagiging matalino or pagiging mahilig mag-aral. Ito siguro ang konsepto ng nerd na naitanim sa ating isipan ng media o ng lipunang ginagalawan. Okay, class. Let's recall the four stages of the cell cycles. Miss Kaligagan? Anyone? Miss Lass? Oh, yes, Mr. Madrid. Starts with coral phase. Yes, and then? Meta phase. And then? Anaphase. Very good. And then? Telophase. Oh, very good! Modern naman o hindi, ang isang nerd ay talagang masipag sa eskwelahan. Ginagawa ang itinakda sa kanya ng kanyang mga magulang at ng lipunan. Maaari lang, nakakamit lamang ito sa isang kapalit. Okay, that's all for today. Enjoy your weekend, class.
Gawa ng may awareness na nga ang mga kabataan ngayon na ang pagiging nerd ay negative, no? Parang nilalait ka. So, ina-avoid siguro nila yung ganitong label. So, minsan, dina-downplay ng mga estudyante yung kanilang pagiging mahilig mag-aral o kanyang pagkadilang pagiging matalino. So, in other words, may effort sila na balansehin yung kanilang buhay, no? So, binibigyan nilang pansin ang kanilang pananamit, ang kanilang pagtitungo, nagiging... Pero palagay ko yung pagiging gano'n, yung tinatawag ninyong modernong nerd. Ay, ito talaga yung mga estudyante na may characteristics ng pagiging nerd, pero ayaw nilang ma-stereotype sila na hanggang doon lang sila. No, kaya talagang sinusubukan nilang iwaksi yung mga negative aspects na nag-aaral sila, pero make sure na magpa-party rin sila. No? So, sa palagay ko, yung sinasabi niyo modern nerd, ay ito yung mga those who still care about being perceived as so-and-so. So, they still work on and invest and commit themselves to the cooler stuff of being youth. No? So, yung pagkakaroon ng kaibigan, pagpunta sa mga parties, yung forma nila, o itsura nila, kailangan, ano. So, palaga ko, kung merong ganito, kasi marami naman akong kilalang mga estudyante dito na magna cum laude o summa cum laude. Pero talagang ano rin, maraming kaibigan, sikat ng ano, sikat din siya or popular din siya. So, pwede namang basagin yung dichotomy na either nerd or popular. Ilang oras ka nag-aaral? Siguro 1 to 2 hours. I start at 6 p.m. when I get home. Up until if I have an exam to 12 or later. 2. Yeah. Pero if like a normal day, 12. Lalo na nung undergrad pa ako, halos gabi-gabi nag-aaral ako talaga. Parang pag hindi ako nag-aaral sa isang gabi, nakukonsensya ako. Sa isang survey na isinagawa ng mga mananaliksik ng dokumentaryong ito, 42 sa 100 ay umaaming na sila'y modern nerd. Samantala, 44 naman ang matutuwa kapag sila'y tatawaging modern nerd. At 68 ay sumasang-ayon na kaakit-akit ang isang modern nerd. So I'm the editor-in-chief of Siyensya, the official student publication of the College of Science. And I'm a member in the Association of Biology Majors and in the Pre-Medical Honor Society. I play tennis sometimes. I was the council president of high school. So I was into, you know, school activities. Yeah, actually, I had a lot of fun curriculum during high school. At the same time, studying, get good grades. It's much easier to balance things during high school, but now I feel like now my priority talaga is studying. Ano ka ba nung high school, Raisa? What do you mean? Like, I mean, were you active in... Yeah, mostly choir and then drama, you know, those types of things, artsy. Pero kahit ganun, hindi doon lang nauubos yung time ko. Meron din akong time sa mga kaibigan ko pag weekends. Lumalabas ako at saka may ginagawa rin ibang activities, may org din ako. So hindi lang talaga focus sa pag-aaral lang. I actually agree with that. I think smart is the new sexy to say. If you're smart and you know a lot, it adds to your upbeat mga tao. Really? Maybe, ano, being intelligent has its advantages. Smart is the new sexy perhaps, yeah. Perhaps women or men find brains more interesting now than just physical appearance. Oh my god! Smart is more sexy. Okay lang. Kung ako, siguro pwede. Sila yung masarap EBI. Good girls gone bad. Oh, true. Smart is the new sexy, and I agree. To begin with, ang daming added value nung isang taong attractive na siya physically, marunong pa siyang makitungo, no, very friendly, tapos matalino pa. No? Parang may added value talaga yung
kumbaga all bases covered, no? Kesa naman yung sobrang talino lang at wala namang iniisip na iba. In other words, we are still attracted to yung multidimensional na klase ng individuals. In the park.